Ito nanalo konting-konti lang, ha? Ang labi nila pero nanalo to konting-konti lang. Dean, pumili ka. Sino yung i-import mo dito? Kasi nanalo sila konting-konti lang. Sino yung i-import mo? Si Melay. Sino pa? Alex. Marunong to. Ang kinuha niya, top 1, top 2. So itong mga to, iiwan mo na. Ayan na, alam niyo na halaga niyo. Ha? Kinuha niya lang top 1, top 2. Teka, teka, spread out ngayon. Baka hindi mo nakikita si Nomi ron. Oh, kilala mo si Nomi na palaging paos, kaya hindi mo na kinuha. Sabi niya, okay na yun. Pagpahingahin mo na yun, palaging paos yun. Sino yung first time ako nakikita? First time ako makikita today? Okay, for the benefit of the first timers, itong isisigaw ko mahaba ulit. Ang sagot ninyo, mahaba rin. Ang sagot ninyo, I fantastic. Ganun, ha? Paglipat ng microphone dito, tik. Paglipat dito, tik. Okay? Mas malakas, mas mayaman. Ha? Pag gusto maghirap, pwedeng umupo na lang. Ha? Okay lang naman. Di naman kami namimilit kasi pag sobrang daming mayaman, mahirap rin, no? Walang maglilinis ng kotse, walang maglalaba, di ba? Walang mag-OFW, walang magsisiman, di ba? So kung gusto nyo manatiling mahirap, masipag naman kayo, kaya nyo yan. Ha? Sige, wag na kayo sumigaw, pulang kayo dyan. How are you? Yung mga gusto manalo! Sapa! Last chance! It's a tie! Grabe, ha? Grabe. Buti na lang yung na-import mo, malalakas sumigaw, ha? Okay, so kanina nanalo to, tapos tie. Okay. So hanggang walang manalo, hindi tayo titigil. De, joke lang. Have a seat. Have a seat. Thank you. Ah, hindi. Wala naman akong PowerPoint. May mga pinadala akong video sa'yo, Ruel. Okay. So sino yung hindi pa miyembro dito? Meron ba? Bimbisita pa lang today? Hindi pa member? Taas ang kamay? Okay. Parang, oh my God, ano to? Sabi mo kakain lang tayo. Ba't mo kami dinala dito? Sinabi ba sa inyo na negosyo or sinabi lang may pupuntahan? Okay, pero alam niyong negosyo to. Hindi naman kayo binudol, ha? Kasi hindi niyo na matatanong kaya ako mayaman kasi drug dealer po ako. Okay? When we launched Fern C, Fern C is the number one vitamin C in the Philippines since 2007. Fern C is a registered drug, no? I own Fern C, I own the company. So everybody na nagbebenta ng Fern C, tawag po namin. Lahat ng gumagamit po ng Fern C, tawag po natin user. Lahat po na nagbebenta ng Fern C na yumaman, tawag po sa kanila pusher. Tapos syempre, ako yung may-ari ng kumpanya, tawag sa akin drug lord. Ha? Tapos syempre, hindi lang ako ordinary drug lord. No? Nag-launch kami ng Fern D, which is also a registered drug. And vitamin Fern D has been the number one vitamin D in the Philippines since 2014. Okay, so dalawa po ang number one na produkto natin sa buong bansa. Okay, so since, you know, Fern C is a drug dealer ako ng Fern C, Fern D is a drug dealer din ako ng Fern D. So hindi lang ako ordinary na drug dealer. Ha? Dalawa po yung epektos na nakalat namin, hindi lang sa Pilipinas, no, soon buong planeta. Okay, so if you join us, no, you will become one of our legal drug dealers also. Kasi at the end of the day, sino bang mga mayayaman sa Pilipinas, mga pogo, mga drug dealer, mga politician, mga artista, mga bilyonaryong negosyante? Oh. So paano? Mukha naman di kayo pwede sa bilyonaryong negosyante. Malayo, itsura pa lang, di ba? Artista, mas lalong hindi, di ba? Di ba? So, politician, mukhang flying butter nga, hindi kayo papasa. So, paano na? Eh, di drug dealer na lang, di ba? At least dito, drug dealer, mababa lang puhunan, pero sigurado yung kita.
Okay? Yan. So anyway, natuwa ba kayo dun sa kwento ko kanina? Okay, baka kala nyo, nagsisinungaling ako. So, naghanap ako kanina habang nasa likod ko. Sabi ko, tangina, anong taon na ba yun? Naghanap ako ng video. So, medyo may nahanap tayong video. So, nakwento yung sabi ko, yung Dunkin' Donut, di ba? Yung Range Rover na 16, 17 million. Pag mayaman na kayo, ganun din. Kahit na 17, 18 million, makakalimutan mo na rin kung magkano nagastos mo. Kasi yung 20 pesos sa inyo, 20 million sa akin, pareho lang. Okay? You need to understand, to us, money is just a number of zeros. Okay? Sa inyo, nagbibilang kayong ganon. Sa amin, ito, no joke ha, in driver bodyguard namin, pag nagbibigay ng tip sa mga sikyo, tag 100. And hindi ako nag-aabot ng pera kasi may ready silang pera. Basta nag-parking kami, kaya kahit saan, okay yung parking namin. Kasi marunong na mag-alaga yung driver sa bodyguard namin. So yung 100 pesos sa amin, pan-tip lang. Okay? You need to understand that. Yung McDonald's, Jollibee sa amin, pangkainan ng pusa yon. Joke lang. Grabe naman. Ang ina, paniwalang paniwala. Actually, Jollibee McDo, paboritong pagkain ng mga anak namin yan. Di ba? At mga yaya, at mga karpentero, at mga budigero, at mga security guard. No joke. Kasi pagka nag, ay, may nagagawa sa bahay. Yaya, order ka ng pagkain. So pag nag-order si yaya ng Jollibee, for example, 10 yung nagagawa sa bahay, order siya ng 10, o orderan niya na rin yung 48 na security guard sa village namin. Kaya pagka dumadating kotse namin, yung mga guard, grabe, andyan na si sir, andyan na si madam, di ba? Tumatalon, gumaganon yun. Ibang klase. Okay, so, ano, let's show the first video. Sunod-sunod lang, no, Ruel? Kung ano yung una mo natanggap. Okay, so ito yung, post mo na. Okay, so yung sinabi ko, di ba, nagpagawa ng kilay or pilik mata si madam saka si Chichi, hindi ko na alam kung saan. Si Chichi nagbibideo dito sa likod, sabi ko, Chi, yung regalo ko kay madam, regalo ko kay mami, nandyan na. Basta pagka naglalakad na tayo, pag malapit na sa Dunkin' Donut, mag-video ka na. Okay, so ito yon. Sige, let's play the video. Yan. So magkatabi kami ni, ako tong nakaitim dito. Yan. So nagbibideo na si Chichi kasi malapit na sa Dunkin' Donut. Bili mo ako ng favorite ko. Nakita mo? Bili mo ako ng donut. Yung favorite ko. Diyan yung kotse, hindi niya nakita, no mo? Bigla sa lumiko, Dunkin' Donut, nakita niya yung kotse, hindi niya pinansin. Ano mo? Hindi siya nakatingin, no? Sa Dunkin' Donut. Ayan yung kotse sa likod. Sa Dunkin' Donut lang yung pinansin niya. Wala yan sa TikTok kasi wala pang TikTok si madam yan. Okay. So, naniwala na kayo. Hindi ako sinungaling. Next video. Yan yung sinasabi ko. Binibigiluan ko siya ng kotse pero ang pinapabili niya doon na. Yung kotse na iriligalo ko sa kanya nandyan sa labas. Pero bili daw ako ng doon at hindi niya napansin. So, pinapakinggan ako nung ano, yung nakahera habang nagbibideo ako. Ayan o. Kita ko, di ba? Hindi niya talaga nakita yung kotse. Oh. Dito siya. Oh. Andyan yung kotse. Gusto niyo pa? Next. Pagkakitod niya mga hindi lang matalakalap sa akin. Ano ba yan? Si Chichi yun. Anong pinabili mo, ma? Kami ni Tito Tom yung partner. Ikaw hindi. Sira ang kayo namin. Sige. Happy anniversary! Happy anniversary! Oo! Ano? We have a rage lover! Donut o kotse? Hindi na. Diba? Totoo ba? Diba? Ang sisiril na? Online? Oh my God!
Sana ka alam mo na yan, pagpabili ka ng donut. Hindi, hindi na nakita yung car. What the? Oh, huwag ka umiyak. Nakakais ka. Oh my gosh! Our dream car! Hindi ko alam talaga. Oh my gosh. It's a Range Rover. Happy anniversary! Oh my god, she's crying. Kumusunod kami sa schedule mo yun. Sinasaan ka, di ba papagaling ko sa tanong mga mga sabi ko may hirap yung schedule ni madam, sinasaan ka, din tayo. Yan yung Dunkin' Donut, ha? Dunkin' Donut. May commercial. Pareho. Range Rover RR. Ito GT. Nakakainis ka. Nakakainis ako. Kanina pala nandito. Sang oras na sila kanina. Ay, ayan. Patawin ka. Akin talaga yan, kuya. Paano po namin, ha? Hindi, kuya. Crying. Eh, paano yung kotse mo? Baby, marami naman paraan. I can drive it. Go na! Okay. Alam mo ba? Yeah, no. I saw it when he told me to video. Alam na niya video, hindi niya alam. Tapos nung nakita ko, sabi ko ito yun. Nakita mo, alam mo. Alam mo na. Alam ko na. Pupus pa naman ako. Meron pa ba? Last na yun. Meron pa? Oh, sige. Gusto nyo pa? Happy Valentine's Day. Ano? We have a Range Rover! Donut o kotse? Donut o kotse, kayo. Kaya saan? Totoo ba? Ang isa sa rin, online. Oh my God! Sabi ka! Sana ka alam mo na yan, pagpabili ka ng donut. Hindi! Hindi na nakita yung car. What the? Oh, huwag ka umiyak. Ibang video ba ito? Same lang? Same? Same na? Same na? Go to the next one. Same na pala. Punta na sa next show, same lang. Pinasaan ka, di ba pagaling ko sa'yo? Last na? Okay na yan? Okay. So, how does this video make you feel? Inspired. Okay. So, can you do it if you're poor? No, di ba? Kasi yung pang-down payment pa lang, namumblema ka na. Tama? Kung may mautangan ka man down payment, problema mo yung monthly. Wag na lang. Mag-angkas na lang tayo. Diba? Nakatipid pa tayo. Di pa natin kailangan ng parking. Diba? So, the ordinary people, ang problema, parking. Tama? Kasi, ba't na yung magkukotse? Parking pa. Eh kami ni madam, bili ng kotse. Bahala na kung saan ipaparking. Doon sa mekaniko ko, meron ako dalawang kotse ron. Dito sa basement, baba kayo, mamaya, silipin nyo. Nandun yung isang pink na Mercedes ni madam, nasa baba. Yung regalo ko sa kanya, Mini Cooper na maraming kulay, nandyan din. Dalawang kotse nakapark sa baba. Regalo ko kay madam, hindi na ginagamit, nakapark lang dyan. Pag natapos tong iFern Academy, yung isang kotse dyan, ipapark ko sa loob ng iFern Academy. Pagpasok mo sa office, nandun siya sa loob. Okay? So, in our condo, may dalawang kotse. Dito sa bahay, apat. Okay? Doon sa office ni madam na bago, dalawang parking, may dalawang kotse nakaparking din doon. Yung pink na G-Wagon doon nakapark. So, if you're rich, you think things differently. Iba ka mag-isip. Hindi bale, bili tayong kotse, bahala na kung saan ipaparking. Pagka talagang walang-wala na, edi bumili ng condo para yung parking, mapag-parking. Di ba? At iutosan sa driver, oh driver! Kunin mo yung ano, kunin mo yung Maserati doon sa condo. Ipasok mo tong Range Rover. O, dadali niya yung Range Rover, papark na doon, kukunin niya yung Maserati, ganun. Ikot-ikot. Di ba?
So, you know, yung tinuturo namin lahat dito sa iFern, galing sa buhay namin. Dito galing sa libro, wala nagturo sa amin. Galing siya sa experience namin. That's why we are so effective. No? Because the things we teach comes from our own experience. And kung yung ginagawa namin sa buhay namin is yun yung itinuturo namin, ina-apply namin sa buhay ng mga leaders ni iFern. Okay? So, yung when I was talking kanina sa video, we talk about the G-Wagon, right? I don't know kung nakita nyo na yung pink na G-Wagon ni Madam, yung ginagamit sa Kim's Diary. Sino yung hindi alam kung ano yung pink na G-Wagon? Taas yung kamay. Okay? Isa lang, hindi nyo alam. Yung dito lahat kayo alam nyo na kung ano yung pink na G-Wagon. May example. Hindi mo rin alam. Dito, alam na ba lahat yung pink na G-Wagon? Can somebody send yung TikTok ni Madam, yung nakapin, yung G-Wagon, tapos pati yung yate na sa background? Parang first yata dun sa ano TikTok ni Madam yung pakibigay nga kay Ruel. Okay, so si Madam, in, I think 2016, no? Dead na dead siya dun sa G-Wagon. So, I bought the G-Wagon for her. 2015, niregaluan ko siya ng Mercedes na SUV, yung maliit, yung GLC. So, I bought that for her. Tapos, yung 2016, kasi that time, she partnered in a restaurant. No? We bought into 25% of a restaurant chain na 31 branches, yung Cubiertos. So, we bought into that chain. Tapos, under sa kanya yung commissary and the Dituason branch. So, pag pumupunta siya, may mga karga-karga siya. Sabi niya, baby, maliit yung sasakyan ko. Nagdala ko ng halaman para dun sa restaurant, hindi kasya. Tapos nagbukas pa siya ng restaurant, yung RBA, yung sa Taytay. Dati Cubierto siya. Hindi. Na-mix up na ako. Basta sa Angeles yata, Pampanga, somewhere. Basta she had 3 or 4 branches that she was running directly. So sabi niya, yung kotse ko masikip. Gusto ko na mas malaking kotse. Halika, tingin tayo ng kotse. Eh alam ko na G-Wagon gusto niya. Pumunta kami ng casa. So nandun nakapark yung G-Wagon. Yung G-Wagon hindi yan pinapa-test drive. Kasi yan yung pinakamahal na kotse ni Mercedes. So anyway, when we were there, since suki naman ako sa Mercedes, so sabi ko, gusto ma-test drive to ni Mrs. Sabi niya, sige sir, kayo baba. So nasa loob siya ng display, inilabas nila para ma-test drive namin. So test drive kami, pag-ikot, gustong-gusto ni Madam. Sabi niya, baby, gusto ko na bilhin mo yan para sa akin. Sabi ko, sige, okay. So di pumasok na kami dun sa kasa, umupo na kami, binigyan na kami ng kape, iced tea, tubig, ganun, nagkwekwentuhan na kami ng ahente, paano bibilin. Tapos yung kotse, inaayos na, pinaparking na ulit sa loob ng kasa. Sabi niya, baby, sinusoli na nila sa kasa, akala ko bibilhin mo for me. Sabi ko, sandali ka lang. Sabi ko, siyempre, hindi ko pa nakakausap yung boss nila. Sabi ko, siyempre, tinest drive lang para sa atin. Kailangan isoli nila sa display. Sabi ko, standby ka lang. So, tinawagan ko si Felix, ang chairman ng Mercedes. Sakto, nagte-text ako, hindi siya sumasagot. Tinawagan ko, sakto. Sabi niya, pagsagot, oh, Tomani, sorry, kasi pasakay ako na aeroplano. What can I do for you? Sabi ko, Felix, gusto ni Madam yung G-Wagon. Nakita namin ngayon, nagpa-test drive, pinatest drive sa amin yung mga tao mo. Sabi ko, ready ko lang yung pera. Meron lang ako 2 million dito. Pwede ba ako mag-issue ng 2 million sa mga tao mo? Tapos next week na natin ayusin yung papeles. Sabi niya, ikaw pa ba, Tomani? Walang problema. Sige. Pag binaba natin yung phone, mag-uutos na ako kagad sa office. Ayun, pagbaba namin ng phone, siguro mga 10-15 minutes later, nag-usap na sila ng mga empleyado niya, mga manager niya, vice president. Tapos yung kotse, hindi na pinasok. Ayun na, nag-ayos na ng papeles para perma-perma, para madala na namin. So, that time, that Mercedes was, can't remember, 13.8 million or something. Basta nag-down payment ako ng 2 million. Tapos nilabas na namin yung kotse. Okay? So, we do things differently, but based on our life experience, yun yung tinuturo namin. So, yung dream car ni Madam noong 2016 na ibinigay ko sa kanya, nandiyan na ba yung video? Paplay nga natin sandali para magka-idea lang yung mga hindi nakakaalam. Take a shot and make a TikTok, yan, bitch. Yan yung G-Wagon na pink. Take a shot and make a TikTok, bitch. Take a shot and make a TikTok, bitch. Make a TikTok, bitch. Make a TikTok, bitch. Take a shot and make a TikTok. Okay. So, ito kung ano yung meron si Madam. Ngayon, si Melay meron na rin. Okay?
And take note, no, itong G-Wagon na binigay ko kay Madam, this is called the G500, no? 5-liter V8 yung makina niya. Yung kay Melay po, G63, 6.3 liter V8 na naka ano, supercharger. Okay? So mas mahal yung kotse ni Melay kaysa dun sa kotse ni Madam. No joke. Actually, inalok ko yung kay Madam. Sabi ko, baby, gusto mo ba to? Binibenta sa akin nung pinsan ko. Sabi, hindi na, meron na ako. Tapos sabi niya, bigay mo na lang kay Melay or kung sino sa iyon. So, say, nagustuhan ni Melay, nagustuhan ni Alex, so they decided to buy it. No? So, kung anong meron kami, yun yung itinuturo namin dito sa iFern. So, if you want to be rich, no, you need to follow rich people. Kasi for sure, no, meron dito, nag-decide kayo, gusto nyo mag-Mini Cooper, pag uwi nyo sa bahay, sasabihin nung kapamilya, tanga-tanga mo, ba't ka bibili ng Mini Cooper? Wala pa tayong lupa. Diba? Bili ka muna ng lupa sa sementeryo. Diba? Para kay lolo, para kay lola, tatay, nanay, whatever, diba? Parang, you know, that the Filipino have a mindset that created by people with the employee's mindset. Diba? Ngayon, ang pangarap ng karamihan, magkaroon ng anak na magtatrabaho sa ibang bansa. Diba? Seaman o FW, para buwan-buwan, meron padalang pera. Pero ang katumbas nun, hiwalay. Hiwalay sa asawa, hiwalay sa anak. Tama? So, yun yung kapalit. Tapos, nakakita na ba kayo na OFW seaman na hindi tumatanda? Meron bang ganon? Diba? Pero para pag humingi ang mga kamag-anak every month as if walang katapusan yung buhay ng OFW at seaman, 'di ba? May ganito, nag-aaral na yung kapatid mo, tapusin natin pag-aaral. Tapos yung natapos mag-aral yung kapatid mo, nabuntis yung kapitbahay, nabuntis yung classmate, tama? Tapos ngayon, syempre, kulang yung kinikita ng kapatid mo. So ngayon, ikaw na rin bumubuhay dun sa pamangkin. So ngayon, kailangan pag-aralin mo yung pamangkin. Elementary, graduate na, salamat tito, salamat tatay, salamat kuya, graduate na yung pamangkin mo. So, elementary, graduate na, kailangan pag-high schoolin mo. Pag-high school, kailangan mo pag-college, di ba? Nung college niya, kala mo okay ka na, makaluwag ka na, tapos mabubuntis niya yung kapitbahay niya. Mabubuntis niya yung classmate, or magpapabuntis siya. Tama? So, lolo ka na, next generation na naman. Yun yung problema sa Pilipinas. Okay, dito sa iFern, tinuturo namin negosyo. Simple lang yumaman dito sa iFern. Akala kasi ng mga tao, pag may negosyo, automatic mayaman na. Ha? Marami po may negosyo dyan sa labas, lugi. Alam namin, bakit? Kasi mga negosyanteng na lugi, nandito ngayon sa iFern. Not joke. Kasi pandemic, sarado lahat, di ba? Pero pandemic, si iFern bukas na bukas. Okay? Kami lang ang kumpanya na never tumigil yung commission every week. Kahit na nag-total lockdown si Duterte, tandang-tanda ko yung petsa, March 16, 2019. Every week, merong commission check si iFern. Never po nakamiss ng isang linggo na commission check si iFern kahit na total lockdown. Ang empleyado ko dito natutulog para sigurado may check-in na lalabas para sa mga iFern members. Okay? And during pandemic, was the highest income ever ng mga iFern members. No? People were earning 5 million a month, 4 million a month, 3 million a month. Dati, 14, 1 million pataas. Pagka number top 16, 1 million na. Ngayon, ang 1 million, mga top 4. Dati, top 16, 1 million na. And hindi yan dahil magaling yung mga tao. Dahil sa sitwasyon. Dahil ang mga tao, pag hindi bumili ng bitamina, mamamatay. Dahil ang mga tao, pinauwi na OFW, seaman, pinauwi, factory worker, office worker, lahat pinauwi. So walang pagkakakitaan. Pag-aasa ka sa ayuda, 8,000 two times a year. Sino mabubuhay doon? Diba? So, iFern was the only game in town. Pag nagpa-Zoom meeting ka, ang mag-a-attend 200. Pinakamahina 100 pag nagpa-Zoom meeting ka. Kasi lahat, walang options. iFern is the only option. So those times, mag-post ka lang ng bote ng Ferndy, puputaktihin ka na ng PM. How much? Pabili 5 bottle, pabili 10 bottle, pabili 20 bottle, pabili isang corrugated. Okay? Ganon yung panahon nun. Tapos pag nag-invite ka, ito yung membership package, ganito po para maging distributor na iFern. Walang tigil yung pasok ng tao kasi wala naman sila ibang pwedeng pasukan. Okay? So, those easy times,
happened and iFern people benefited. Doon dumami yung car club natin. Yung car club natin, ilan na ba yung car club natin? 700 plus. Ang nagkaroon ng kotse dito sa iFern, 700 plus na katao. Sa pinanggalingan yung kumpanya, networking company, factory, negosyo, OFWC man, may kakilala kayong 700 plus na nagkakotse? Wala. Sa iFern, 700 plus yung nagkakotse. Yung nagkaroon ng kotse, no, na 2.5 million pataas or luxury car, more than 100. Diba? So, yun yung during pandemic. Ngayon, exit ng pandemic, syempre, OFW bumalik na, seaman bumalik na, factory worker bumalik na, mga office worker bumalik na. So, nabawasan din ng tao si iFern. Normal. Ngayon, ang mga bumibili ng bitamina, yung gustong guminhawa, gustong maging healthy, wala nang takot mamatay ngayon, 'di ba? Kahit na kumalat monkeypox whatever, dead man na 'yung mga tao. And sinabi ni BBM, kahit na mag-pandemic ulit, hindi siya magla-lockdown. So hindi na mauulit 'yung lockdown. Hahayaan na lang nilang maghahawaan, hayaan nilang mamatay kesa 'yung ekonomiya 'yung mamatay. So, 'yung tao pwedeng palitan. 'Yung ekonomiya mas mahirap ayusin. No joke, totoo 'yan. Kaya na-realize nila na hayaan na lang natin mamatay 'yung mga tao. Mas mababawasan pa 'yung papakainin. Pag marami na matay, mas mabawasan yung bibigyan na ayuda. Di ba? Ang problema lang, actually, walang epekto sa politika eh. Kasi kahit mamatay sila, flying voter pa rin sila. Okay, so, sino yung hindi pa member dito? Taas ang kamay. So, 1, 2, 3. O, palakpakan. 4, 5. Palakpakan natin sila. No, so if you don't join, it's okay. You know, parang kung okay ka na hindi ka mayaman, okay lang. Diba? Okay ka na parang okay lang, tumanda na akong ganito, diba? Ilang taon na lang naman titiisin ko, mamamatay na ako. Okay lang. Ha? Pero kung meron kang ano, meron kang mga utang sa labas, di mo mabayaran, meron kang pinapalaking bata, kunyari, 10 taon, anak mo to? Anak mo? Ilang taon ka na? 11 years old, mahaba-habang kwentuhan ba to? Ha? 10 taon pa yan. 10 taon na alawan, 10 taon na tuition, 10 taon na rubber shoes, 10 taon na damit, ha? 10 taon na baon. Hindi pa biro yun. Ha? Parang kasi palagi ang mga tao, wala kaming pera, wala kaming panahon. O, sige, wala kang pera, wala kang panahon. Hindi naman gumaganda ang takbo ng ekonomiya ngayon. Hindi naman gumaganda yung takbo ng estado ng buhay mo. Kung yung mister mo, no? Kunyari, hindi siya every year na pro-promote, every year tumataas ang sahod. Kung wala kang kamag-anak na mamamatay, may mamanahin kang milyon. Di ba? Hindi aasenso yung buhay mo, pataas ng pataas yung bilihin. Meron ba tayong alam na bilihin na bumababa yung presyo? Wala. Di ba? Ngayon nga, sabi nga nila, mahirap na bubuhay, mas mahirap daw mamatay. Di ba? Pag namatay ka sa ospital, patay na. Hindi mo mailalabas yung bangkay sa ospital. Tama? Kung mailabas mo man, hindi mo naman kaya hindi mo kaya sa burol, di ba? O, pagka nalagpasan mo yung burol, libing naman, di ba? Tapos ang problema ngayon, mas mahal yung lupa na para sa patay kaysa sa lupa para sa buhay. O. So paano? Di ba? Kahit na cremation, gagastos ka pa rin. May cremation ba libre? Wala, subukan mo, bili ka uling, tapos ganun muna lang. Sabay, mag-barbecue ka na rin. Para 2-in-1. Okay? So, mahirap mabuhay, mas mahirap mamatay. Okay. So, meron ba mga senior dito? Mga senior? Okay. So we have senior citizen that during the pandemic, lagay mo lang dyan. We have senior citizen during the pandemic, nakabili ng Mercedes-Benz. Cash. Okay? So, kung kaya ng senior citizen, kahit sino senior citizen dito, kaya rin. Kasi yung panahon na yon, bawal lumabas ang senior. Tama? Tapos nakamask pa. Oh. Pero, kumita ng malaki. Nakabili ng Mercedes-Benz cash. Ngayon, wala na pandemic. Ang one of our top leaders, ngayon, nasa Taiwan siya.
Nagka-honeymoon sila ngayon. Di ba sila mag-asawa? Yung mga bagets kasi ngayon, basta nag-abroad together. Di ba? Hindi na uso yung Baguio, Boracay. Ang na-abroad na ngayon. Ha? Nasa Taiwan si ngayon. Si Matthew sa kasi Joy, nasa Taiwan sila ngayon. 21 years old po sila. Last month, ang kinita ni Matthew, 800,000. The year before, the month before, 1 million. This month, sabi niya, Sir, baba ng income ko this month. 600,000. One month. Sahod mo ng dalawang taon. Kasi kung 15,000 a month ka, that only 180,000 a year. Actually, tatlong taon mong sahod, isang buwan lang, 21 years old. I'm sure marami dito, mga anak nyo, apo nyo, 21 years old. Tama, ang alam lang gawin, ma, paying allowance. Ma, wala na akong load. Tama? Ito, 21 years old. By the way, nung 20 years old, nung 19 years old siya, niregaluhan niya ng bahay yung nanay niya. 19 years old. Kachipan lang naman, 1.9 million lang yung bahay na binigay niya sa nanay niya. Pero bahay pa rin, no? 1.9 million. Ang kotse ngayon ni Matthew, Mercedes-Benz, saka Mustang. Ang relo niya, dalawang ginto. Yung isa ganito, Rolex. Pero yung mas mura na version, mas maliit. And he have another watch na 3 million. 21 years old. So, kasi yung sistema na tinuturo namin, pwede sa bata, pwede sa matanda. Pareho lang. Ang matanda, kulang ang energy mo, pero mahaba na yung buhay mo. Marami ka nang natulungan, marami ka nang naambag sa lipunan, marami kang pwedeng lapitan na may utang na loob sa'yo na willing kang tulungan sa negosyo mo. Sa kapag sa sinabi mo, since tiwala sila sa'yo, maniniwala sila sa'yo. Ang bata naman, wala silang kakilala. Pero ang energy nila, mahabang mahaba. Tama? So ang sikreto lang ni Matthew, siya yung pinakamasipag. 5 a.m. gising na siya. Kasi 6 a.m. umalis na siya ng bahay. 8 a.m. meron na siyang pay-in. 9 a.m. may pangalawang pay-in na siya. Minimum sa isang araw, 5 yung kausap niya. Yun yung lamang niya. Kaya ngayon, kaya niya mag-Taiwan. No? Kaya niya mag-short vacation sa Taiwan. 21 years old po sila mag-jowa. Tinapos lang nila yung high school, hindi na sila nag-college. Kayo, mamatay-matay kayong ipag-college yung mga anak ninyo. O meron na kayo na pag-graduate na college. Anong sabi? Graduate college, walang mahanap na trabaho. Tama? Dito, 21 years old, kumikita 1 million isang buwan, pag matumal, 600,000. Iniiyakan na yun, yung 600. Nagsosorry na sa akin, sorry Sir Tom, 600,000 lang ako ngayon. Iniiyakan na yun. Okay? So, we are here, we want to change your life. Kaya nakita niyo yung ano logo doon sa tapat? Nakalagay, iFern, we change lives. Kung ang gusto mo lang, may sakit ka, gusto mo lang ng Fern D, nag-take ang Fern D, guminhawa ka, we change your life. Tama? Pagka kumakalabit si Mrs., sinasabi mo, masakit ulo ko, mag-Fern active ka, we change lives also. Ha? Kasi dati nakasimangot si Mrs., ngayon nakangiti na. Tama? Ikaw, marupok na yung mga buto mo. Pag natalisod ka, basag na lahat, di ba? Meal ka lang yan. Namin natin produkto, lahat makakatulong sa inyo. Kasi lahat ng produkto ni iFern, world class. Hindi kami magbebenta ng produkto na hindi namin mismo gagamitin pamilya namin. Lahat ng product ko, from Fern C up to the newest launch product, ginagamit yan ng pinakabata sa angkan namin hanggang sa pinakamatanda. Nung buhay pa yung mga lola ko, lahat sila tinitake iFern products. Kaya yung lolo ko, puro medyo maaga namatay, no? Namatay sa consumption sa mga lola. Kaya mahaba buhay ng mga babae, alam nyo ba yon? Namamatay sa consumption yung mga lalaki. Kasi lahat ng ginawa nila, kasalanan nila. Wala nang ginawan tama pag lalaki, di ba? Kaya maaga sila namamatay kasi di nila kinakaya. Yung mga babae, mahaba buhay niyan kasi gagawin na naman niya, sisisihin niya yung lalaki. Joke lang. Love namin ng babae, no? I always tell everybody, you know, and my wife knows this, no? I always believe that the woman is the better sex and the stronger sex. Kasi ang babae po, siya yung may responsibilidad. Pag nagkaroon siya ng anak, gagawin niya lahat para sa anak niya. Di ba? Ang lalaki, gagawin niya lahat para sa kabit niya. Yeah.
Yan na, may magpapataya na dito mamaya. bago mapunta sa ibang usapan, meron lang akong iririgalo doon sa nagkaroon ng ng 25 million na Mercedes-Benz last week. iPhones top 1 and top 2, Alex and Melanie Sumalinog. You know, I've something for you. Please come forward. Hindi to Sara. Supot lang to ng Sara. So, mahulaan niyo ba kung ano to? Ha? Joke na. Diba? Ano to, sir? Ano yung... Ay, hindi. And yung partner dun sa 19 million na relo ni Melay. Pwede naman, palitan ko. Mas mura yon. Okay. So, does anybody have any questions? Baka meron kayong gustong itanong, I can answer some questions. Taasan ng kamay kung meron gusto itanong. For the people na miyembro na, meron gusto itanong, go ahead. Kung magme-member pa lang, hindi ka sure, scam ba to, ganyan. Okay lang, tanong kayo. Okay, so anybody with questions or anybody nahihirapan, you know? Wala? Wala magtatanong? Okay, so meron akong trabaho na gagawin. Si Danley sumisenya sa akin. Danley, we are awarding somebody, right? Yung mga nandito, lahat may transaction kayo today. We have a promo today, hanggang 8 p.m. pa lang, no? Hanggang 12. So may 4 hours pa tayo. Okay. So, we're awarding one tinimbang kang ngunit kulang raffle winner, September 27, Mark Romel Cadiz. Okay, so, isa pang microphone, please. So, si Marky, by the way, si Marky upline siya nung nagkaroon ng Chedeng. Siya yung upline nung nagkaroon ng Chedeng sa Abu Dhabi. Sila yung upline. So, Marky, tell us about your 7 raffle entries. Sir, actually, kay Daryl to. Kasi we're working on the San Jose team. So, sabi ko padala siya ng 14 packages. San Jose, Bulacan? Nueva Ecija po. Dun San Jose, Nueva Ecija. Yung sa magulang niya. Yes po, yes po. Okay, by the way, si Daryl, no, he's working in Abu Dhabi as a nurse. No? Kanina tinatanong ako ni Jelay. Sabi niya, sir, full-time na ba si Daryl yung ng Chedeng? Sabi ko, hindi. After 12-hour shift, after his 12-hour shift sa hospital, saka siya nag-iFern. Tapos ikaw nagko-complain ka. Ha? 12 oras siya magtatrabaho, mag-iFern siya bago siya uuwi. Tapos nagkwekwentuhan kami. No? Sabi niya, sir, alam mo ba, nung first 2 weeks ko sa iFern, naghiwalay kami ng misis ko, pinalayas ako nung misis ko. Sabi ko, bakit? Eh kasi wala na daw lumabas sa bibig niya, kundi iFern, nababaliw na daw siya. Eh sabi ko, kumusta na ngayon? Ay hindi, sir, nagagalit siya pag wala akong kausap tungkol sa iFern. Kasi si Daryl naka-Rolex, si Mrs. naka-Rolex, ngayon naka-check, 3 buwan pa lang sila sa iFern. 3 buwan pa lang. Okay? So, transaction po to ni nung pamilya, no? Nanay-tatay ni Daryl, nanay-tatay ni Mrs. niya. Sa Mrs. po, sa Mrs. Okay, so lumuwas si Daryl dito because awardee siya in our Zizzle last month, yes, no? Tapos, pinuntahan niya yung magulang nung misis niya. Pinakilala ang mga apply niya. So ngayon, humahataw. Senior na ba si mother and father? Hindi pa. Ay. Mga early 50s, no? Mga ka-age ko siguro. Six. Yes, sir. Kaka-retire lang. Kaka-retire lang. So let's say 58, 60, ganyan. Yes, no? Kung kaka-retire lang. So
yung nanay tatay ng misis niya ngayon sabay ginagawa yung iFern business, nag-retire na. So sila ang mga upline, yung son-in-law nasa Abu Dhabi, pero since merong upline dito, yung upline ang tumutulong, pumupunta saan lugar, sabihin mo? San Jose, Nueva Ecija. 3 hours po yung biyahe. San Jose, Nueva Ecija, 3 hours away, sila yung nag-aalaga. Sila yung naglalatag, sila yung nagtuturo, habang yung anak nasa Abu Dhabi. Ito yung negosyo na meron kang katuwang. Ha? Merong tutulong sa'yo. Kahit na nasa ibang bansa siya, yung Pilipinas, silang nag-aasikato, sila nag-aalaga. So, does this 5,000, it goes to the parents or yes, it goes to you? Yes, goes to them, sir. Okay, so merong pay-in yung mga parents ni Daryl, mother-in-law, father-in-law, yes, tapos ikaw lang ang representative yes, kasi ikaw nag-transact. Yes, okay. So dito po sa iFern, for the benefit of the first-timers, ang bilang po natin, 1 million, 2 million, 3 million. Ha? Kasi para kumita ka ng million, dapat matuto ka rin magbilang ng million. Kasi ang alam niya, 20 pesos, 40 pesos. Di ba? Okay. Are you ready? Yes, sir. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Okay, so we have one more. Sales million star. Ibig sabihin, bumili ng 1 million sa loob na isang araw. Ha? Kung ikaw, yung 10-5, pinagdududahan mo kami, tangina mo. Diba? Eto, 1 million. Isang araw, 1 million. Ikaw, 10-5, pinagdududahan mo kami. By the way, yung suit ko ngayon, ito yung pinakamura kong relo. 5 million po to. Pinakamura kong relo to. Ha? Meron akong relo na 40 million, 50 million. Ito yung pinakamura kong relo. Naawa lang ako sa kanya kasi 5 taon ko na siya hindi nasusuot. Okay, so sales million star, 1,011,500 pesos purchase in one day. Ha? September 27. Ito po, Gloria Cruz Vina. Ito po yung binili niya. Okay, tapos ito po yung napanalunan niya, 80 million or 80,000. Ikaw, halika. Hey, ma'am. First time, bagong member po? Yes po. Okay, ma'am, harap po kayo sa audience. Oh, yan yung mga nagdududa sa inyo. Tingnan niyo mga mukha nila. Ha? Ma'am, ano pong background ninyo? Isa po akong registered real estate salesperson. Okay. So matagal na po kayo sa real estate? Yes po, 13 years. 13 years. Kumusta? Malaki ba yung kita natin dyan sa real estate? Hindi po. Ah, hindi. Saan po galing tong 1 million na in-invest ninyo? Pera nyo ba yan? May downline bang nag-join? No, sir. Ano po yan? Savings ko. Savings. Yung kinita ko ng 13 years sa real estate. Inipon ko. Plus inipon yung earnings nung sa husband ko. Ano si husband? Isa pong seaman. Seaman. Magkano yung sweldo or padala ni Mr. every month? Pwede ba nating ma-share yan? Maliit lang po yung ano ni husband, 50,000. 50, yun yung padala niya. Kaya yes, pinagsasabay niyo yung pagiging real estate. Yes po. So in 13 years, you earn 1 million. Bakit po kayo naglakas ng loob na yung 1 million ipasok dito sa iFern? Kasi syempre ng mga mukha nila, sana bumili na siya ng lupa. Sana naghulog na lang siya ng St. Peter. Or educational plan, di ba? Or bumili ng lupa sa bundok, di ba? O sana doon natin ilagay yung mga manok na aalagaan natin, mga baboy. Bakit po sa iFern ninyo pinasok yung 1 million? Yung savings sa banko po, uh-oh, in a year, wala pa pong 500 yung interest. Sa magkano po? 1 million? Sa 1 million. Sa 500 to 1 million. Oo. 500,000 to 1 million yung pera nyo sa banko. Wala pa pong 500 yung interest. Yes po. Explain nyo mabuti kasi wala sila, tinami mga mukha, mga walang 500,000 to 1 million yung mga yan. Hindi nila intindihan. Ang alam lang nila interest yung sa ano, pautang. So, naisip ko po na ang actually yung kapatid ko, one year na siya dito, one sino year na rin niya dito? Akong kinukulit. Tayo kayo. Okay. One year ka nang kinukulit, tapos, so para manahimik na lang siya, nagbayad na lang kayo. Hindi po, or sir. Or naniwala na kayo after 1 year? Hindi po, sir. Actually, 1 year niya na akong kinukulit.
si husband kasi gusto nang mag-retire. Okay. Napapagod na siya. Yes, of course. Ilan taon na sa barko si Mr.? 20 years na po. 20 years. Oh. Nakakapagod talaga yon. Ilan taon na si Mr.? 54. 54. Ganyan din ba itsura niya? Kalbo na nga po, sir. Ha? Wala nang buhok. Wala nang buhok, di ba? Oo. Arabuhok na, no? Yes. Naubos na sa barko. Opo. Okay. Tapos, napapagod na siya, gusto niya mag-retire. So, naisip niya itong iFern. Yes, sir. Kasi 1 year ka na niyang kinukulit. Hindi, sir, kasi, yung gusto niya na mag-retire, every time na mag-uusap, uh-oh, napapagod na ako. Gusto ko na mag-retire, pupunta na lang kami sa probinsya. Saan ang probinsya niyo? Sa Leyte po. Sa Leyte, okay. Gusto niyang doon na lang magmanukan, magpigiri. Oo. Sabi ko. Pero may lupa na kayo ron? Meron po. Meron na. Hindi na niya kailangan ipambili yung 1 million kasi may lupa na sila doon. Okay, sige, continue mo. So, yun nga, sabi ko hindi ako papayag. Mm. Nung actually, siguro 2 months na po akong nagbababad sa Facebook, okay, naghahanap po talaga ako ng negosyo. Okay. Ano yung mapagkakakitaan. Pero one year ago ka pa inalokan. Yes po. Ha? Pero for the past few months, naghahanap ka ng mga option sa Facebook. Yes po. May mga nakita ba kayong ibang option aside sa iFern? Meron naman po, kaya lang, pag naghahawa ko, how? Pagkano? Ganyan. So hindi nila ako talaga eksaktong sinasabi yung totoo. So mga ano na yan, mga ilang months na rin yun. Marami ka nang natanong. Ano yung mga sample ng mga negosyo na nag-interest ka na tinanong mong how? Mga franchising. Puro mga franchising. Sabi ko, ang naisip ko, bakit hindi ako sa franchising? Kasi magbabayad ka pa ng renta. Oo. Yes. So may royalty fee. Maraming additional na expenses. Yes po. Renta, 'di ba? Mayor's permit, 'di ba? Barangay permit, sweldo empleyado, sweldo ng tao, 'di ba? Magre-renovate, signage, no? Equipment. Yes po, maraming tama. Talaga. Oo. So nag-decide ako nung in-invite niya ako. Hmm. Actually malapit lang po dun sa amin. Mm-hmm. Sa McDo sila RBA. Nag-event doon. Okay. So sila Michelle yung pumunta. Okay. So no hesitation, sumama ako dun sa kapatid ko. Sige. Parang yung ganito, naimbitahan sa event, no? Pero sa McDo. Okay. Tapos, sabi ko kakain lang naman ako dun eh. Kasama ko. Yun din naman yung promise dun sa mga umupo dito. Kala ko kakain, ba't dinanam ako sa office? Sige. So sumama po ako. And then yan na po nung nag-presentation. Mm-hmm. So sineryoso ko talaga. Mm-hmm. Inano ko talaga kung papaano. Mm-hmm. So yun po nakita ko yung magandang opportunity. Mm-hmm. At hindi naman po talaga ito scam. Mm-hmm. Hindi siya scam. Paano niyo napatunayan na hindi siya scam? Kesa naman si Ma'am Melay, nakita ko yung kanyang mga diamonds. Pwede namang fake yung diamond niya. Paano ka nakakasigurado? Kasi palayo pa lang, alam mo na kumikinang eh. Yes. At talagang yung baga sir, yung ang ano ko kay Melay, iba na yung talaga, yung parang aura. Tawag po doon energy, no? Kasi iba yung ano niya sa energy is like faith, 'di ba? Hindi mo siya nakikita, pero alam mo, when faith is happening, faith in action, you can feel it, but you don't see it. Energy ganun din, yung hindi mo alam kung bakit paniwala ka or bakit na-convince ka, 'di ba? Kasi hindi lang yung sa suot niya, yung totality, paano siya magsalita, pati yung magaan yung loob mo, 'di ba? Energy 'yon. That's called positive energy. Yes, continue. At saka pinagdasal ko rin 'yan, sir, na kung ano sa araw na 'to, kung ano yung magiging yung investment na 'yon. Katulad nung yung nakalagay doon ni Ma'am Melay, pinagdasal ko talaga ito. Okay. Yung what, blablabla na yan. So, sakto siya doon sa nangyari sa akin noong 27. Okay. So, yun po talaga yung gustong-gusto ko. Kaya ako napa, ng 1 million. Okay. So, hindi lang, pati yung mga products niya kung paano ang kompla ng company.
Pati ko nito sa inyo, magkano ang puhunan, magkano ang bentahan, yes, no? Gaano karaming produkto yung makukuha ninyo dun sa pinasok ninyong pera. Really, ano lang po talagang, ang una, ang plan ko lang po talaga is, family. Family package. Yung 350,000. Mm. Opo. And then, ano po ulit ako na inspired. So, gusto kong malaki ang kita. Uh-oh. So, ginawa ko ng corporate para marami akong mga downline sa ano. So, yun naman po yung pagtatrabahuhan. Hindi naman yun. Hindi siya investment. Investment. No? It's a business. Kailangan pagtatrabahuhan mo talaga yun. So, and then, dahil sa mga ilang months ko na rin gustong pumunta ng Hong Kong. Mm-hmm. Ano nga ako sa... So kasama siya sa Hong Kong. I fly Hong Kong. Very good. First time niyo po sa Hong Kong? Yes po. Okay. Kasi binabala ko na po talaga yon. Mula pa nung dahil malapit na si husband umuwi, gusto ko nag-i-inquire na ako sa ticket. Pag uwi ni mister, sabihin mo, magpupunta muna ka sa Hong Kong, dyan ka muna. Iwan ko. Gaganti muna ako. Yung nangyari po sa akin is connect po talaga. Uh-uh. So yun na po talaga yung signs na na talaga ako dito sa iFern. Okay. So very good, no? So maganda yung story ni Madam. Kasi maraming tao pinagpe-pray, pero pag dumating na, hindi naman a-actionan. Di ba? Pinag-pray ko, Lord, bigyan mo ko ng negosyo, yung mababalang puhunan, walang gagawin, nakahiga lang sa kama, kikita. Walang ganon. Walang ganon. Yung kay Madam, hinanap niya talaga negosyo. No? Mamumuhunan siya, pagtatrabahuhan niya. Ganon po. Ganon sa iFern. Marami pong sumali sa iFern. Marami pong pumasok, kumuha ng mga packages. Maraming kumikita. Maraming kumita ng malaki. Maraming bumawi lang. Maraming gumagamit lang ng produkto. Pero wala kang masasabi na nalugi. Kasi lahat ng babayaran mo, katumbas produkto. Pagka nag-franchise ka, may pera mapupunta sa signage, may mapupunta sa stante, may mapupunta sa cash register, may mapupunta sa kaldero, no? May mapupunta sa plastic cup, plastic spoon, plastic plate, gets nyo? May mapupunta dun sa stante, no? May mapupunta dun sa pag-setup ng kusina. So many gastos na gano'n na pagkapalpak yung negosyo mo, nalugi ka, wala na, tambak na yun sa'yo, di ba? Pagka aalis ka na dun sa nirentahan mong pwesto, hindi mo naman nadadalin yung signage. Sarado na nga yung kumpanya. Alam nga, display mo sa bahay mo, yung signage umiilaw. Eto nga pala yung negosyo na nalugi kami. Diba? Alam mong gawin mong parol yan sa Christmas, diba? Tama? Iiwan mo na yung signage, diba? Yung stante, hindi mo naman mababakbak. Diba? Kung gumamit ka ng hollow block cemento, hindi mo naman mababakbak. Yung tiles, diba? Pagka gumawa ka restaurant, for example, kailangan maganda yung CR, yung tiles, yung kubeta, hindi mo na mababakbak yun. Okay? So, when you spend for a franchise or any other business, so much nung ininvest mo, hindi pa sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi pa dun sa pambenta. Samantalang sa iPern, 100% ng binayad mo, produkto. Kaya pagka binenta mo, balik lahat yung pera mo sa'yo, intact ulit yung 1 million mo. Okay? So that's the advantage, no? So congratulations, you know, you are very smart, no, in investing kasi naglabas ka ng 1 million, may bumalik ulit na 80. So actually hindi naman 1 million yung nilabas mo. Tama? Or compare mo sa bangko, 1 million every year ang interest 500 pesos, after 10 years 5,000. Samantalang dito, tatlong araw lang, anong petsa to? What's the date here? September 27, no? Tatlong araw lang, bumalik yung 80 sa 1 million mo. This is like 100 years interest. Tama? Kasi yung 10 years, 5,000 lang eh. Diba? Kulang pa nga, 200 years interest. Huh? So anyway, okay, are you ready? Yes po. So hindi natin bibilangin lahat ng 80,000 kasi alam ko naman mga bitter kayo kasi... So, ano lang, basta yung dulo, 80 million. Ha? 1 million, 2 million yung dulo, 80 million. Are you ready? Ready. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 80 million.
Congratulations. Meron pa? We're done? Okay. So, ano, battle cry. Let's do a battle cry. So, today is the last day of September. No, sinasabi po namin that September is the start of October, November, and December. So, last day na po. Yung mga nandito po today, kung meron po tayo, kung mga miyembro po tayo, active po tayo sa iFern, habulin po natin yung promo, kung ano yung kaya ng pera natin, ihabol natin sa promo. Kung hindi, mag-usap, upline, downline, even close line. No, mag-usap kayo, kunyari ang pera mo 50, sa kanya 75, whatever. Pagsamahin ninyo kasi para meron kayong cashback. Kahit na hindi nyo kalinya, kung kulang ka, meron siya, pagtulungan ninyo. No? So, work together. Work together. Oh, nakikita ko si Edelson. Edelson, halika. Edelson Bagting, our leader from Barcelona, from London, and from Greece. Ha? Tatlong bansa yung hinahawakan ni Edelson. Halika. Samahan mo ako sa battle cry. Long time no si Edelson. Ito, magandang kwento ni Edelson. Sige, tayo kayo para makita nyo si Edelson. Ito, magandang story nito. Noong pandemic 2021, no? We had an event, no, in Las Casas de Acozar in Bataan. Huh? Total lockdown po yon, total lockdown. And si Edelson po, nag-umpisa siya ng iFern business during pandemic. Hindi siya nakahawak ng product, hindi siya nakahawak ng package, pero umuwi siya ng Pilipinas, meron siyang 1 million income sa iFern. And doon namin in-award sa Las Casas yung 1 million na cheque. No? This was the time we invited Vice Ganda, Ion Perez, and Dennis Laurel, no, to do our event with us dun sa Las Casas. Edelson, tell us, magkano ng accumulated income mo sa iFern? Right now po is 5 million. Okay. MMC po ako ngayon. MMC, congratulations. Yes, and ilang taon ka na sa iFern? 1.5 years po. Total, 1 year yes, and a half? Yes po. Hindi, pandemic, nandito ka pandemic na eh. Pandemic po nag-start, pero just starting po October. Okay. 2022. 23. Two years. Po, okay, yes, 2 years. Okay, so 2 years ka na, 5 million kinita mo. Yes, po. But how long ka sa abroad? How long almost ka doon? 21 years po ako as OFW Barcelona, Spain. Uh-uh. And after nag-millionaires po ako, lumipad ako ng London. 1 year po ako doon. Doon po ako nag-MMC. Ah, sa London yung yes, nagpa-MMC sa'yo. Yes, so, mas malaki kinita mo sa London kaysa sa Barcelona. Kan po. Together combined po ng combined po in Greece. And yung Greece, kumusta? Parang recently sa Greece ka nag-iikot. Yes po. Last week po galing ako ng Germany, Greece, after... Po. Puro iFern to? Yes, hindi po. Ka na empleyado? Hindi na po. Kailan ka nag-resign? Nag-resign po ako ngayong 1st September po. Okay. Then 1 year po ako nagtrabaho sa London. And uh-oh, sinabay ko po. And after, nag-full-time ako September po. Uh-oh. Then inikot ko po on Germany, Greece, full-time iFern with the upline sa Priano. Okay. Full-time din po. 30 hello years po na OFW, nag-full-time din po sa iFern. Okay. Yes, so let's do the battle cry together with our international leader, Edelson Bagting. So tingnan natin dito sa screen yung battle cry, no, for the benefit of the first timers, babasahin nyo lang. So ang sinisigaw po natin dito sa iFern, no, sasabihin ko sa 20 tas po kaliwa or kanang kamay. Pagka sinabi ko sa 2024, ito lang yung sagot nyo. Mas malaki, mas malakas, mas mayaman sa 2024. Tapos yung English version natin para maintindihan ni Edelson kasi OFW siya. In 2024, bigger, stronger, richer in 2024. Okay. Kaya nyo na? Hindi nyo naman kaya memorize. Babasahin nyo lang. Ha? Are you ready? Yes! Pag gusto nyo umaman, malakas, isigaw. Pagka okay lang naghihirap, pwedeng umupo na. Ha? Hindi kami namimilit. Okay. Sa 2024! Mas malaki! Mas malakas! Mas mayaman! 2024! In 2024! Bigger, stronger, richer in 2024. Thank you. Maraming salamat po, sir. Okay, so we'll take time to have some pictures. Pagka may resibo po kayong hawak, pwede magpa-picture. Pag walang resibo po, we'll...